Si Manny Villar ang pangalawa sa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas. Siya rin ngayon ang may-ari ng Channel 2 frequency na dating sa ABS-CBN. Gaano nga ba kayaman si Manny Villar? The Philippine Showbiz List presents How Rich is Manny Villar? Early Life. Si Manny Bamba Villar ay ipinanganak mula sa simpleng pamilya noong December 13, 1949 sa Moriones, Tondo, Manila. Ang kanyang ama ay si Manuel Montalban Villar Sr. na isang government employee at mula sa Kabatuan, Balazan. Habang ang kanyang ina ay si Curita Bamba na isang tindera sa palengke. Si Manny ay pangalawa sa siyam na magkakapatid at bata pa lamang siya ay kanya nang tinutulungan ang kanyang ina na magtinda ng mga hipon at isda sa Divisoria Market. Dahil sa kanyang determinasyon na makapagtapos sa pag-aaral, siya ay naging masipag sa pagtitinda sa palengke. Ayon sa kanya, natutunan niya ang magnegosyo dahil sa kanyang ina. Naging working student naman siya habang nag-aaral sa University of the Philippines na kung saan siya ay nakapagtapos ng Master's Degree in Business Administration and Accountancy. Pagkatapos niyang graduate, siya ay nagtrabaho bilang accountant sa isang malaking accounting firm sa bansa, ang Sisip, Gores and Velayo. Ngunit siya ay nag-resign dahil kanyang ipinagpatuloy ang pagtitinda sa palengke. Nakapagtrabaho rin siya sa Private Development Corporation of the Philippines bilang isang financial analyst kung saan nagtitinda siya ng World Bank loans. Ngunit hindi nagtagal, siya ay nag-resign at siya mismo ang umutang sa naturang kumpanya. Kaya naman sa kapital na 10,000 noong 1975, bumili siya ng dalawang second-hand trucks at sinimula ni Manny Villar ang kanyang sand and gravel business sa Las Piñas. Businesses. Sa kanyang negosyo sa construction niya na pag-isip-isip, nasimulan ang muling pagtatayo ng isa pang negosyo, ang pagbebenta ng bahay at lupa. Nag-loan si Manny sa bangko na siyang ginamit sa pagbuo ng iilang bahay na naging Camellia Phase 1 at Phase 2. Siya rin ang chairman ng Vista and Landscapes. Ang kanyang flagship company ay ang CNB Homes na nakalista ngayon sa Philippine Stock Exchange. Ang kanilang pamilya rin ang nagmamay-ari ng Golden Haven Memorial Park and Golden Bria Holdings. Ang Vista Land and Landscapes Incorporated ay pag-aari rin ng pamilya na kung saan ito naman ay nakalista bilang private property owned ayon sa Philippine Stock Exchange na naglalayo na magbukas pa ng maraming mall sa bansa. Sila rin ang nagmamay-ari ng Vista Mall sa Pilipinas at isa sa mga pinakamalagong coffee shop business na The Coffee Project. Nagtayo rin siya ng isa pang kumpanya, ang Vita Care Health Group Incorporated. Sa Tagaytay naman ay makikita ang kanyang powerhouse na bahay na ayon sa kanya, ito raw ay isang Swiss-inspired. Siya mismo ang pumili ng lugar at mula pa raw sa bansang Switzerland ang ilang pine trees. Ito na rin ang naging rest house nilang magkakapamilya. Meron din siyang property sa Las Piñas at The Fort. Noong nakaraang taong 2021, sa pangalawang pagkakataon, ay tinuguri ang richest Filipino on earth, si Manny Villar. Ito ay ayon sa Forbes Billionaires List for 2021 at mayroon siyang net worth na $7.2 billion o mahigit 349.6 billion pesos. Simple Life. Ayon sa isang website, kahit na isa si Manny Villar sa pinakamayamang Pilipino sa mundo, ay nanatili pa rin siyang simple. Wala siyang sariling opisina dahil para sa kanya, cellphone lang at mabilis na internet connection ay kaya na niyang mag-manage. Wala rin siyang collection ng mga magagarang kotse. Ang kanyang pamilya ay gumagamit pa rin ng mga regular na Toyota cars. Kahit nga mga anak niyang sina Paolo at Mark ay walang mga sariling kotse hanggang sila ay makapagtapos ng kolehiyo. Ayon sa kanilang ama, ay kailangan nilang kumuha ng kotse gamit ang car loan. Si Manny Villar rin ay nagbabakasyon at sumasakay sa isang business class na eroplano. Wala siyang sariling eroplano na para sa kanya ay hindi naman kailangan. Noong 2015 ay binahagi ni Senator Manny Villar ang ilang detalye ng kanilang bahay na kanilang pinarenovate. Kahit sila ay kilalang mayamang pamilya, kitang-kita naman sa mga detalye ng kanilang bahay ang pagiging simple. Ayon sa kanilang mga interior designer, ang bahay na ito ay isang tropical Asian haven full of bright airy spaces and Filipino works of art inspired. Ang living room ay isang terrace noon. Ito ay may high ceilings at sliding glass doors upang kitang-kita ang view sa labas.
Mapapansin rin na ang mga materyales na ginamit sa ceiling ay mula sa kahoy na anahaw. Kaya naman feel na feel talaga ang tropical Asian feel. Ang kitchen naman ay may malaking counter na may mga high-end appliances. Nakalagay rito ang Fisher & Paykel stainless steel refrigerator, Smeg ceramic cooktop, at the Longhi Magnifica Pronto Cappuccino Espresso Machine. Meron ding mahabang kitchen table para sa kanilang mga guests at nagsisilbi ring buffet counter. Ang kwarto naman ng kanyang anak na si Mark Villar ay napakasimple lang. Dahil gusto ni Mark ang pagiging masculine ng kanyang kwarto, nilagyan ito ng neutral color palette ng creams at browns. Mayroon rin itong Olin Ventura painting upang kitang-kita ang kulay ng kanyang kwarto. Ang grand pavilion sa labas ng kanyang bahay ay pinalilibutan ng mga naglalakihan at nagagandahang mga punot halaman. Dito sa parting ito ay madalas wini-welcome ng pamilyang Villar ang kanilang mga bisita at constituents na mula pa sa mga malalayong lugar. Habang ang loob naman ng pavilion ay mayroong majestic alcove ceiling na may disenyo ng mga dahon ng anahaw. Mayroon din itong tatlong chandeliers with mini lamps at long glass tables with wooden base and wooden cushion chairs. Sa kanilang garden naman ay mapapansin ang ilang traditional Capiz lanterns na nagbibigay sigla sa mga halaman. Mayroon din itong wooden walkway na papunta sa mas malawak pang hardin. Sa hardin na ito ay makikita ang kanilang mga swimming pool na yari sa stone tiles. Habang mapapansin rin ang ilang outdoor seating area na may magaspang na sahig. Dito rin nakalagay ilang religious paintings at statues. Sa kabilang banda naman ng outdoor seating area ay nakalagay ang mga iba't ibang uri ng muebles na may color inspired mula sa kalikasan. Political career. Noong 1992 ay sinubukan ni Manny Villar ang swerte niya sa larangan ng politika. Tumakbo siya bilang kongresista ng Las Piñas at Muntinlupa at nanalo. Natasa naman siya bilang Speaker of the House of Representatives noong 1998 at ginamit ang kanyang mga nalalaman sa ekonomiya at pamamahala bilang bahagi ng economic team ng Kongreso. Pagdating ng 2001 ay sinubukan niyang tumakbo para sa isang posisyon sa Senado at muling nanalo. Sa suporta ng kanyang mga kapwa senador ay naihalal siya bilang Senate President noong July 2006. Humawak rin siya ng mga posisyon sa iba't ibang komite. Bilang politiko, patuloy ang kanyang pagtataguyod ng kahalagahan ng sipag at tiyaga upang maabot ang mga pangarap ng mga Pilipino. Awards and recognitions. Dahil sa kanyang mga nagawa bilang isang matagumpay na negosyante at politiko, tumanggap siya ng iba't ibang parangal at pagkilala mula sa iba't ibang organisasyon. Kabilang rito nang itinampok siya sa Far Eastern Economic Review dahil sa kanyang tagumpay bilang isang negosyante. Kaugnay nito ay itinampok rin niya ang kanyang talambuhay sa mga sikat na magazine tulad ng Asia Week, Forbes, Asia Money at Asian Business Review. Ang ilan sa mga awards na natanggap ni Manny Villar ay ang 2020 Heroes of Philanthropy by Forbes Asia, 2018 Property Man of the Year by FIABCI Philippines, 2017 UP Gawad Oblations Award by University of the Philippines, at 2016 Real Estate Personality of the Year by Property Report. The new owner of Channel 2 Frequency. Naigawad na ang mga dating TV at radio frequencies ng ABS-CBN Broadcasting Corporation sa ibang media company. Sa inilabas na pahayag ng National Telecommunications Commission noong January 25, 2022, kinumpirma nitong naipagkaloob na ang Channel 2 Frequency sa Advanced Media Broadcasting System or AMBS na pagmamayari ng bilyonaryo at dating senador na si Manny Villar. Bahagi ng pahayag ng NTC. After the technical evaluation of AMBS's request for a simulcast channel, Channel 2, the paired analog channel in Mega Manila of Digital Channel 16, was temporarily assigned to AMBS. Noong 2020, binawi ng NTC ang TV at radio frequencies ng ABS-CBN at DZMM, mga media company na pagmamayari ng ABS-CBN Broadcasting Corporation, matapos patayin ng Kongreso ang kanilang franchise application. Na maalam sa ere ang ABS-CBN noong gabi ng May 5, 2020, base na rin sa order ng NTC na itigil ng media giant ang lahat ng kanilang broadcast operations. Ayon pa sa NTC, ang AMBS ang unang nag-apply sa kanilang mabigyan ng frequency mula pa noong taong 2006. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video.
I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!